Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Hesukristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula. At lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamangha-manghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa
sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunatiin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay Kanyang inilabas na lugod nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindo. Gunitiin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang malagad ang siyang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang ukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa ukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako ang mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan,
Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating magbasa ang paanyaya ng ating Panginoon na patuloy na magtiwala sa kalooban ng Diyos at patuloy na manalangin. Ilapit sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Ilapit sa Kanya ang minimithi ng ating mga puso at huwag tayong manghinawa. Kapag po humihiling tayo sa Diyos at hindi tayo minsan na pagbibigyan, natural pong maramdaman natin ang malungkot. No? Yung iba pa nga po nagagalit, nagtatampo dahil matagal na yung hinihiling nila at hindi pa ito yung pinagkakaloob ng Diyos. At napakaganda ng talinhagang ating narinig na upang mas maunawaan ano ba ang saysay ng paghiling, ano ba ang saysay ng pagiging persistent sa ating mga inilalapit na petisyon at kahilingan sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na when we persist, we insist. No? Katulad po nung sinabi sa mabuting balita, yung babae po na balo na araw-araw na lumalapit doon sa isang hukom, no? At dahil ayaw ng pagambalang ng hukom, ipinagkaloob ng hukom yung hustisya para sa kanya. Napakaganda po nung talinhaga na pagpapakita na hindi dapat tayo manghinawa, hindi dapat tayo ma-discourage kapag may mga dumarating na rejection, may dumarating na mga bagay na hindi ayon sa ating ipinalangin o kahilingan. Sapagkat kung yung tao na wala namang takot sa Diyos, yung ginamit ang ating Panginoon sa mabuting balita, wala siyang takot sa Diyos, no, at wala siyang kinakatakutan, ay ipinagkaloob yung mga hinihiling ng babaeng balong hustisya, e paano pa kaya tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Paano ko pa kaya, no, na araw-araw nagtsatsaga at nagbibigay o ng panahon upang manalangin at lumapit sa Diyos upang ilapit ang iyong mga alalahanin at kahilingan? Siguradong ipagkakaloob tayo, ipagkakaloob sa atin ito ng Diyos. Yun nga lang, no, mahalagang maunawaan natin na yung persistence, hindi yan pag-i-insist ng gusto natin sa harapan ng Diyos. Yung iba kasi, ang pagkakaunawa dito, no, dahil inaanyayahan tayong maging persistent in prayer sa paglapit ng ating mga kahilingan sa Panginoon, eh, I will insist what I want. No, i-insist ko sa ating Panginoon ang aking kahilingan. Dahil ganoon naman yung ginawa ng babaeng balo. Hindi po. Ang makakristyan ng paraan ay inilalapit natin, we are persistent in prayer, we are continuous praying, no? We are praying for that intention, no? Pinagdarasal natin yung ating mga kahilingan, pero may pero po. Pero may pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Iba kasi yung Panginoon, ito yung gusto ko. Ayan yung dapat mangyari, no? Most of the time pag ganyan yung panalangin natin at hindi natupad, automatic yan, we will be discouraged. Bakit? Isipin nating ang bababa lang o kaya naman ang liit-liit lang ng hinihiling ko, kaya naman hindi naman po ko humingi ng malaki, hindi nyo pa po pinagkaloob. No, imbis na magtiwala, lalo tayong nagagalit. Pero kapag ka tayo ay may pagtitiwalang nananalangin sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban, ano man po yung mangyari, matupad man po o hindi yung ating hinihiling, no, tayo pa rin ay patuloy na magtitiwala sa kalooban ng Diyos. Meron po ako nabasang isang istorya patungkol dito sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan, may isang lalaki na naglakbay, no, at sa kanyang paglalakbay sa dagat,
Dahil sa malakas na hangin at ulan, nasira yung kanyang bangka at siya'y napadpad sa isang island, no, na mahirap talagang puntahan ninuman sapagkat ito ay hindi ganoon na dinadaraanan ng mga barko o mga bangka. No? At dahil sa lakas ng hangin at dahil sa matinding ulan ng panahong iyon, siya'y inalon at napadpad dito sa lugar na ito. At itong taong to ay may takot sa Diyos at nagtitiwala. No? Hiniling niya sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako na makaligtas. Gusto ko pong bumalik sa aking pamilya. Gusto ko po silang masilayan. At araw-araw, no, sa loob ng isang buwan, ito yung kanyang panalangin. Hanggang sa natutunan na niya na mabuhay doon sa island, no, gumawa na siya ng isang kubo at yung mga prutas at mga isda sa dagat ay kanyang nagiging pagkain at nasanay na siya sa ganoong sitwasyon. No? Isang araw, no, habang siya'y nangingisda, nakita niyang nasusunog yung kubo na kanyang ginawa. Sobrang na-disappoint siya at sobrang galit, siya'y nanalangin at sinabi niya sa Diyos, Panginoon, napakagrabe naman po ninyo. Ang tagal-tagal ko na pong naghihintay dito, hindi niyo sinasagot yung aking mga panalangin. Tapos ngayon, yung tinutuluyan ko, yung kubo na ginawa ko, susunugin niyo pa. Wala po kayong awa. Pagkatapos, after an hour, no, sobrang disappointment niya, nakatulog siya, merong dumating na isang bangka galing doon sa barko at siya'y nasagip. Tinanong nung lalaki yung mga sumundo sa kanya gamit yung bangka, paano niyo po ako natagpuan? Napakalayo po nito sa mga karatig na bayan, no? Napakalayo po nito doon sa dinaraanan ninyo. Sabi nung lalaki na sumundo sa kanya, hindi po ba nagsindi kayo ng apoy at nakita po namin yung usok? Kaya po kami pumunta dito. Mga minamahal kong kapatid, maaring yung sagot ng ating Panginoon sa ating panalangin ay hindi ayon sa ating kagustuhan o yung sa ating gustong mangyari, ayon sa ating mga hiniling o inilapit sa kanya, pero wala pong panalangin, no, na hindi tinutugunan ng Diyos. Walang panalangin at kahilingan na kalalagpas sa kanya. Kailangan lang nating magtiwala sa kanyang pamamaraan. Maaring hindi ito yung gusto nating mangyari, pero paraan ng Diyos ito ng pag-aadya sa atin. Pwedeng hindi ito ang gusto nating mangyari, pero ito'y paraan ng Diyos upang palaguin ang ating pagtitiwala, palaguin ang ating pananampalataya. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang mga biyayang ito. Hilingin natin na patuloy tayong magtiwala sa pamamaraan ng Panginoon at maging persistent, no, at huwag manghinawa sa ating mga panalangin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawala ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw-gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katarungang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dalang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod
Naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng nagpamisa, ang lahat ng humingi ng ating panalangin, ang mga kamag-anak nating na mayapa na, at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Inihiling namin ito kay Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, inihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minirapat ito mayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumaiyo rin. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa sangsalita mo lamang ay gagaling ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam ko nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ang itong batid. Sa'yong anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Sana ko maroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong
sa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat, sa'kin di ko maabot, karunungan mong angkin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat, sa'kin di ko maabot, karunungan mong angkin. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagintakin na Apostol San Pedro at San Pablo ang sambayanan ng iyong pinagkatiwala sa aming pagtangkilik para mapamahalaanan sa pamamagitan ni Jesucristo asamin ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating minamahal na yumao at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po. Ang mga kaluluwa ng pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang makarumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng pawang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.